Mayroon akong sekreto para sa inyo. Halina't pakinggan ninyo ang kwento ko. Tungkol kaya sa duwende, higante, diwata. Tungkol kaya sa aso, sa bata, sa matanda. Halina't bumuklat ng aklat. Bumuklat ng aklat. Halina't alamin, halina't suriin, kung ito'y sumasalamin sa buhay natin. Sa pagtingin natin sa isang aklat, di ba? Titingnan din natin, gaano kapareho ang karanasan ng mambabasa doon sa karanasan ng bida sa ating kwento. Okay, ngayon. Meron po tayong kwento dito. Ang pangalan po nito ay Ang Pamilya Ismid. Sino pong nakakaalam ng kwento pong ito? Parang wala pa masyado. O ngayon, subukan nga natin. Tulungan niyo po akong ikwento, okay? Ang librong ito. Pakisabi nga po ang pamagat at kung sino po ang may akda. Isa, dalawa, tatlo. Napakaganda ng volume. Okay, ngayon. Sabihin naman natin ng may ngiti at may kilig dahil gusto nating anyayahan ang mga bata na makilahok, makibahabi at makiisa. Kaya lalagyan din natin ng konti pang saya ang boses at hindi pasigaw. Pero masaya lamang. Medyo mataas ng konti pero hindi super taas. Okay? Ang Pamilya Ismid ni Ramoncito Serrano at Rene O. Villanueva. Parang proud na proud tayo kasi merong may akda na nagbahagi ng kanyang nilikha. Merong mangguguhit o ilustrador na nagbahagi ng kanyang work of art. Handa na po ba tayong ibahagi ang kwentong ito? Naku, ang galing ni Sir ha. Bonggang-bongga. Very good. Tatlong bagsak para kay Sir. Gustong-gusto ko yan. Mabilis. Okay, ngayon. Handa na bang lahat? Bongga! Ayan, ang galing talaga ni Sir. Ba, yung mga Sir ang gagaling ah. Okay, ngayon. Ang mga ma'am, ipakita rin ang angking galing. Handa na po bang lahat? Bongga! Sabihin natin ang pamagat ng may buhay. Isa, dalawa, tatlo. Ang Pamilya Ismid ni Ramoncito Serrano at Rene O. Villanueva. Ngayon, pag nagbabasa tayo ng isang libro, sigurado po si Ma'am Zara Gagatiga mamaya ay mas marami pang maibabahagi sa inyo sa kung paano magkwento ng isang aklat. Pero magbibigay at magbabahagi lang ako ng ilang tips lang naman. Pag nagbabasa po tayo, merong mga pangungusap na magandang hanapin kung ano ang salitang dapat bigyan ng kaukulang focus, okay, or emphasis. Ngayon, kung gusto kong tignan ninyo ang aklat na nasa harap ko, okay, o ang pahinang nasa harap ko, yan. Gusto ko sana ay makatingin kayo dito. Kaya't gagamitin ko ang aking daliri, ituturo ko ang larawan at sasabihin ko, ito ang Pamilya Ismid. Okay? Sundan po ako. Isa, dalawa, tatlo. Huwag mahiya po, itaas po ang daliri at ituro ang pamilyang kailangan tignan. Okay? Huwag pong pagalit. Ito ha, ito, ito. Pero kayo, iyan. Pero ito na lang, ha? Ready, get set, go! Ito ang Pamilya Ismid. Paano babasahin ang susunod na linya para matutukan hindi lamang ang pagkwento, pero matutukan din natin ang kailangan nilang mapakinggan at matandaan? Pag sinabi nating instructional objective, anong nakikita niyong instructional objective ng pahinang ito? Matandaan ang pangunahing tauhan ng ating kwento at mabanggit ang kanilang pangalan. Si Tatay Ismid, may konting pause. Si Tatay Ismid, Nanay Ismid, Obet Ismid, at
Nakangiti pa rin, di ba? Okay. Sabay-sabay ho tayong ipakita ito. Isa, dalawa, tatlo. Ito ang pamilya Smith. Si Tatay Smith. Ay, wala pong si. Huwag pong mag-imbento. Okay. Okay. Isa pong tip dito. Okay, Miss Q. Analysis tayo ngayon. Okay. What's nice about this is that, no, remember, kahit na po isa po sa pinakagusto kong role as storyteller, pinipilit ko pong isipin, habang nagkukwento ako, na hindi ako ang bida. Minsan kasi, di ba, feeling celebrity ka na. Tapos gustong-gusto ka ng mga bata. Naisip mo, ikaw na yung bida. Pero tandaan natin na ang mga salita ng autor o may akda, ang star ng kwentong ito. Kaya sabihin natin as is, kasi pinag-isipan niyang matagal yan eh. Kung paano isulat, di ba? O sige, isa, dalawa, tatlo. Ito ang pamilya Smith. Si Tatay Smith, Nanay Smith, Obet Smith, at Ollie Smith. Nakangiti pa rin? Yeah, performance level. Ngayon, dito sa pangungusap na to, aling salita kaya ang bibigyan nating halaga? Yung mga estudyante ko, dahil syempre pre-service teacher sila, di ba? Gusto sila pa-impress sa teacher. Sabi niya, marami silang kapitbahay, ngunit hindi sila namamansin. Katwiran nila. Sabi ko, hinay-hinay. Baka hindi ka makatapos ng buong libro. Sabi ko, hindi pwedeng lahat naman ng salita ay mahiwaga. Hindi malalaman ng bata kung ilan ang mas mahalaga. Pangalawa, meron naman ako na akala niya ay dapat ang pagkwento ay malaradyo. Marami silang kapitbahay. Ngunit, hindi sila namamansin. Sabi ko naman, ganyan ka ba talaga magsalita, iha? Nung nag-usap naman tayo, hindi ka ganyan magsalita. Sabi ko, ba't biglang nung nasa classroom ka na, iba ka na magsalita? Sabi ko, gamitin ang natural na boses. Bakit kayo binabalik-balikan, di ba, ng mga bata sa paaralan, kahit mainit, kahit malayo, kahit masikip, kahit minsan madumi, di ba? Kahit minsan walang material. Sige pa rin sila. Bakit? Kayo ang pinupuntahan. No? At kayo ang gustong mapakinggan. Kaya yung boses nyo, eh talagang music to their ears. Sana. Sana. Okay. Meron naman akong estudyante na sobra namang tinis. Kasi sabi niya, marami silang kapitbahay. Dapat masaya na. Huwag naman. Masakit sa tenga. Kaya tama kayo na. Marami ang salita na pwede nating bigyan pansin. Marami silang kapitbahay. Ano ngayon ang bibigyang halaga dito sa susunod? Ngunit. Oh, bakit ngunit tapos pos? Kasi, sandali ah, makinig kayo mabuti. Importante to. Ganun yung sinasabi natin. Ngunit, hindi sila namamansin. There is that emphasis so that they remember what is important. Katwiran nila, ay, sila ay naiiba dahil kulot ang buntot nila. Parang silly idea. But you don't have to sound condescending. Okay? Subukan natin. Marami, ready, get set, go! Marami silang kapitbahay. Ngunit, hindi sila namamansin. Katwiran nila, sila ay naiiba dahil... Pansin nyo, sinabi ko rin ang kulot, in a kulot manner. Kulot. Kulot din ang buntot nila. Araw-araw, ang pamilyang Smith ay walang inatupag. Alin dyan ang pinaka-importanting parirala? Try again. Walang inatupag. You want them to notice, is that the priority in life? Okay? Saan tayo umaangkla? Nandun na tayo sa expressive objectives, di ba? Pansin nyo? O, kulit, ha? Araw-araw, ang pamilya Smith ay walang inatupag. Ready? Get set. Go. Araw-araw, ang pamilya Smith ay walang inatupag, kundi pagandahin ang buntot nila.
At kapag sila ay naiimbita sa mga pagtitipon, ang lagi nilang sagot ay, kailangan bang mala telenovela yan? Marami pa kaming gagawin! Fuck! Kailangan bang ganon? Hindi, di ba? It can be subtle in the way that is truth. It is truthfully said. Pero wag sobrang taray, baka masanay. Okay, so, pag sinabi natin, seryoso ang mukha. Again, the suspension of disbelief. Kung magaling kayo magkwento, makakalimutan nila na nasa classroom lang tayo. May isip nila nandun sila sa bayan ng pamilya Smith. Okay, so, at kapag sila ay naiimbita sa mga pagtitipon, ang lagi nilang sagot ay, marami pa kaming gagawin. Diba? Hindi sobra, hindi kulang. Got the point. Okay? Straight face? Ready? Okay. Sasabihin ko po yung ibang linya, kayo po, marami pa kaming gagawin. Okay? Try nga natin, practice muna. O sige nga, huwag gumiti. Subukan huwag gumiti. Ngayon, mahirap nang hindi gumiti, no? Okay, so try ha, try to get into character as I read the other lines. At kapag sila ay naiimbita sa mga pagtitipon, ang lagi nilang sagot ay, marami pa kaming gagawin. See the silence? It's an important line. Ang gagawin pala nila, ready, get set, go. Ang gagawin pala nila ay magsusuklay at maglilinis ng buntot nilang kulot at maganda. Ah, how silly. Parang ganun yung tono pag sinasabi din natin siya. Why? Our voices also suggest a certain intonation. Kaya minsan yung mga bata talagang nag-aantay sa'yo, di ba? Tapos yung intonation mo, aabangan nila kasi pag sinabi mong, yes, alam nila medyo sablay. Pero pag sinabi mong, yes, ay, tamang-tama ang sagot ko. Ganon din po dito. We have some subliminal messages we're sending as we use the intonation or prosody in the way that we read. But as you can see, it is still part of our natural language. Right? Okay. Minsan, sila ay ninanyayahan ng kanilang mga kapitbahay. May pag-uusapan silang mahalaga tungkol sa nakawan sa bayan nila. Okay, the third line. Very important. Hindi tumalo ang pamilya Smith. Diba? Very clear that that's what you need to remember and there is something that's gonna happen because of that. That they missed to do. That thing that they missed to do. Magsimula, minsan, ready, get, set, go. Minsan, sila ay inanyayahan ng kanilang mga kapitbahay. May pag-uusapan silang mahalaga tungkol sa nakawan sa bayan nila. Hindi dumalo ang pamilya Smith. Sila ay abala sa pagpapaganda ng buntot nila. Ay, sayang. Diba? Now, here is where there is a bit of radio drama. Okay? Medyo may pagka-drama na dito. Isang gabi. And then we will elevate. When I tell you to elevate your energy, go up. Okay? Let's try it. Isang gabi, bilog ang buwan, at nahihimbing ang pamilya Smith. Pumasok ang magnanakaw sa kanilang bahay. Elevate. Hinakot ng magnanakaw. Again, elevate. Use your arm. Hinakot. You have to show them the meaning of the word by reminding them what you did for the unlocking. Are you ready? Parang kulang sa commitment. Isa pa. Hinakot. Ready, get set, go. Hinakot ng magnanakaw ang lahat ng gamit ng pamilya Smith. Ang magnanakaw ay nagmadali, kaya ang malaking banga ay kanyang nasanggi. Now, this is already the heart of the story where, oh, paakyat ng paakyat yung energy. Now, we will try it non-stop, ha? We will try it non-stop. Isang gabi. And then when I say go up, up the energy.
Ready, get, set, go. Isang gabi, bilog ang buwan at nahihimbing ang pamilya Smith. Pumasok ang magnanakaw sa kanilang bahay. Up! Hinakot ng magnanakaw ang lahat ng gamit ng pamilya Smith. Up! Ang magnanakaw ay nagmadali, kaya ang malaking banga ay kanyang nasanggi. Nabasag ang banga at nagising ang pamilya Smith. Silang lahat ay umigik. You have to be more convincing. Yan. Everybody go! Magnanakaw! Magnanakaw! Ang sigaw ng pamilya Smith. Mabilis na sumaklolo ang kanilang mga kapitbahay. Feel the energy? Okay, now. It goes a little slower now and a little lower in energy. Ngunit, ready, get, set, go. Ngunit, nakatakas ang magnanakaw. Nalungkot ang pamilya Smith. Wala na tayong gamit at pagkain. Igik ng pamilya Smith. Now, for this part, we can use a voice. Bakit? Para malaman nila na character na yung nagsasalita. So, which character? Maybe the little children, right? Wala na tayong gamit at pagkain. Okay? Ready, get, set, go. Wala na tayong gamit at pagkain. Normal voice, igik ng pamilya Smith. Kinabukasan, ready, get, set, go. Kinabukasan, ang pamilya Smith ay dinalhan ng damit at pagkain ng kanilang mga kapitbahay. Paano magpasalamat ang Pilipino? I saw your heads. Salamat. Salamat. Minsan may kibit balikat pa. At kung si Tatay Smith ang nagsasalita, ano ang boses ni Tatay Smith? Salamat. Pero wag naman sobrang baba na hindi maintindihan. Okay. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Okay? Ready, get, set, go. Salamat. Salamat inyong lahat. Sabi ni Tatay Smith na nahihiya. Okay, now. Dito po, the next one, ang kapitbahay na po ang magsasalita. So, pwede nating sabihin, tayo po ay magkakapitbahay. Okay? Parang mas natural. Okay, ready? Get, set, go. Tayo po ay magkakapitbahay. Dapat po tayong magtulungan. Normal voice, sagot ng kanilang mga kapitbahay. At simula noon, ang pamilya Smith ay natuto ng makipagkapwa baboy. The end. Okay. Galing. Did you listen to yourselves tell that story? Wasn't that a wonderful rendition? It was. I'm very happy to have heard it done so well. Now that we all know the story, let me refocus your attention on what during reading is about. Okay, here's the story. You're gonna tell it. One thing that you cannot do kasi is to take too much time. Take too much time how? Interrupting the telling. As you can see, the story has its own cadence and has its build-up. And if you interrupt it too many times, the momentum is lost. Okay? And the interest will wane. So, what is important to remember? The during reading portion of our lesson can be used also as an opportunity to show them how to clarify meanings as the story is told. For example, did you notice my diamonds? Okay, those diamonds are there for a reason. They're there to remind me that I can ask questions on that page.
and it might be important to do so. Normally, I would use post-its, right? Or yung sticky notes or sticky tabs, okay? To mark where I'm going to ask the questions. Preferably, one that doesn't damage the page, okay? Kasi as you can see, ang isa pong kagandahan ng kwento ng pamilya Ismid ay bawat parte ng pahina ay may kulay. Okay? So, we give value to that as well. Why did I put a diamond there? Ano nga ba yung mga tinanong ko kanina? Ang una kong tinanong sa mga bata bago ako nagkwento ay, ano-ano ang katangian ng inyong mga kapitbahay? Sa ating kwento, alamin natin, ano-ano kaya ang katangian ng pamilya Ismid? Before I can ask about characteristics, what should I ask about first? Okay. Is it explicitly stated here already? So how do I now ask for characteristics? What question can I ask for this page? Ano ang pagtutuunan natin ng pansin? Paano? Paano natin pagtutuunan ng pansin ang mga character? Tignan natin ang kanilang larawan. Ano ang mapapansin natin tungkol sa kanila? Okay? Anong mapapansin natin tungkol sa kanila? What will the children say? Nakasimangot. Diba? And so, can you go on to your next question? Ano kaya ang katangian nila? Tignan natin. Then, by page 2, can we answer the motive question already? Will they be successful? Marami silang kapitbahay, ngunit hindi sila namamansin. What does that say about this family as neighbors? Masasagot na yung tanong? As you can see, ang dali niyang sagutin. That's one of the characteristics of a motive question. It is not about the moral of the story. It is supposed to make the children feel success that they can answer these questions. Later on, during post-reading, when Teacher Yvette takes you through the different levels of questions and takes you through how to spin these questions or spiral these questions para ma-scaffold yung kanilang masagot to even more difficult questions, it's important for us to make sure they have a feeling of success. And then, for the next page, do I have a question? No. Do I have a question? None. None. Then I have one. Why do I have one on this page? Can anybody tell me? Is it just really about asking literal level questions? Saan nga ba sila inanyayahan? Ikababanggit lang eh. Can we ask another kind of question? Ano kaya? Kaya lang, may sagot din yan. Sila'y abala. How can we ask a question that will deepen understanding and make them realize that this third sentence has a consequence? Ano kaya ang magiging epekto ng kanilang hindi pagdalo? Are you setting their minds so that they're going towards a certain direction? Yes. Our job is to facilitate as teachers. Our job is to try and get them to think outside of the box and to think, no, from different points of view. Hindi lang palaging ano. Teachers are mostly stuck with asking literal level questions. But here, the text is already telling it. If you ask them a question like, saan sila inanyayahan, then you are making them feel that hindi kayo nakinig, ano? You need to make them train themselves too to focus on the text already as the story is being told so that you can focus your energies on deepening their understanding. They have to remember that it is their responsibility to keep track, but you have to show trust. Okay?
you have to trust them. But of course, we build first the skill and then we trust them. It is our job pa rin to build it. Then, as you can see, do I have a diamond here? 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 Ang galing ng takbo eh, di ba? Ang taas-taas ng energy. Naramdaman, kinilabutan ako sa kwento ninyo. I half believed I was there. Because here, this is the only time when all of the energy is going down that, ay, nako, what can I ask here? Nalungkot ang pamilya Smith. Wala na tayong gamit at pagkain. Igik ng pamilya Smith. What can I ask? Now they're in trouble. Ano kaya ang maaaring gawin ng? That's one. Nako, ano kayang maaaring gawin ng pamilya Smith? This is a very regular occurrence now in our communities. So that's a good question to ask. What else would be a good question to ask? May tutulong kaya sa kanila? It's a yes-no question and I move away from yes-no questions, but I think that that's an important one. Bakit? Why do I think it's important? Bakit kaya yun importanteng tanong? Kasi hindi sila marunong makibagay. Karapat-dapat nga bang tulungan ang pamilya Smith? As you can see, we are not telling them. Ang ganda ng tanong sa akin kanina during the break eh. Can we focus on, for example, a value of obedience? And it reminded me to reiterate that. We're not here to tell them what to do. Be obedient. Give to others. We are here to make them realize what is important to them. And our hope, of course, is that they will be humane human beings who care for others and who are willing to forgive. But you don't dictate those things. Those things are realized. And they will only be realized if we give them opportunity to think about it and make decisions, even if they are young. No? We need to invite them to think about these things. But will there be a child who will say, "Ayoko nga tulungan"? It's a valid point. Bakit nga ba? Bakit ayaw mong tulungan? Eh kasi teacher, ang sungit nila eh. Totoo naman. Eh ano pa dapat ang gawin ng pamilya Smith para mas matulungan mo sila? Hindi ka nagalit. Galit ka ngayon eh. Di ba? Eh di, dapat mabait sila sa akin. Did it serve its purpose? Yes. Kasi he's now able to identify what is the ideal behavior. Will he do the ideal then? Sana. So, anong sasabihin mo ngayon sa pamilya Smith? Ay, buti nga sa'yo. Huwag naman sana. Ano pa ang pwedeng sabihin sa pamilya Smith? Oo, sa susunod, huwag naman ganyan. Pwede, di ba? So, it is inviting them to dialogue. Isn't that such a big problem in our communities? Dialoguing, respecting each other's opinions, especially in barangays, samot-sari ang mga away. Sa mga kapitbahay, samot-sari ang mga away. We have not taught our children to listen well. Number two, we have not taught them to listen enough to each other. So, that's our goal. First and foremost, for them to listen as we are doing a read aloud and respect the words that do come out. But the second thing is, if someone has an opinion about it, to listen and think through it as well. Hindi pwedeng lahat na lang mali dahil hindi mo opinion. Kaya tayo nag-aaway-aaway, di ba? There has to be a way where we meet halfway or we at least give it time and then decide na hindi talaga ako agree. But you gave it a chance. Okay? Now, lalim teacher, pamilya Smith lang po yung kwento. Pero aren't we setting it up? Aren't we bringing them towards that direction in the future? All of this seems subliminal, di ba? So it can be done. Now, do I have a question here? So mga ilan yung questions? 4 to 5. Not more than that. If you ask more than that, then you have already finished your post-reading discussion. You leave that for later,
all the other questions. In the meantime, pag during reading, you may just focus on 4 to 5 questions and only if they are absolutely necessary and if they bridge understanding. I chose portions of the text that I need to pause to find out if they're still with me and to find out if they are noticing what needs to be thought about. If they're not noticing those things, then I will not achieve my expressive objectives. Magiging pilit, magiging prescriptive, magiging didactic. And again, the teacher has all the answers. And that's not our goal. Okay? So, we move now. There is a read aloud. Okay? When we read a story, one option is to read aloud to the children, especially when they are not yet able to decode well or lack proficiency in the language. The other way of reading, or another manner by which we can read a story, is through shared reading. Oh, but let me talk about reading aloud first. Reading aloud, please remember, is important for all levels. It is even something that I can do with my graduate students, no? Because there are stories that are appropriate for their level as well. The teacher, of course, is the one that selects and reads the book or text to the children. Texts rich in meaning or language and class favorites are read again and again and are used as a base for other activities. What are the values of a read aloud? It inculcates an enjoyment in reading. Okay? It demonstrates reading for a purpose. It extends their understanding and experience. It provides a model for language and reading. Also develops a sense of story or understanding the structure of a narrative. It develops knowledge of language as it is written. It increases vocabulary, expands your linguistic repertoire, and supports intertextual ties. What's good about reading aloud is that you create a community of readers through enjoyment and shared knowledge. And it makes complex ideas available to other members of that reading community. For children who are still having trouble making their own inferences, standing their ground and sharing their opinions, coming up with judgments, when there are other models, other classmates that step up and show or model that behavior, then we know that that is a way to encourage others to do the same or to try it out themselves. Of course, it promotes oral language development because there is a chance for children to respond. Meron po tayong tinatawag na reader response theory. Yun nga yung sinasabi niyong emotional experience objective, di ba? Naantig ba yung damdamin? Was there such a powerful impact that you had to react in a certain way? The hope is that, no, we will be able to draw that out from the children. It establishes known texts to use as basis for writing and other activities. Now, when we take, so you choose, no, what kind of reading you need to engage in. Okay, but before we move on to the other kinds, okay, another thing that we can do with during reading is to use it to teach a skill. How? We teach specific skills through what we call the explicit instruction framework. This is something that you will be exposed to maybe Friday. Okay? Friday. Babalikan niyo po itong explicit instruction framework. A is the only step that the during reading portion covers. It is just the introduction o yung pagpapakilala nung kakayanan na kailangan nilang matutunan. Okay? The presentation and modeling, guided practice, independent practice, and evaluation will happen at another time of the day. But it is the skills development portion of the day. What am I saying then? What I'm saying is that it is important for us to make sure that, yes, we set instructional objectives. And as we set these instructional objectives, there is a method towards achieving those instructional objectives. It is not just a matter of finding which skills come into the story
Magno-noting details ba ako? Cause and effect, comparison and contrast, sequencing. Do they all fit in the story? It's not just a matter of finding what fits, but you have to build it up too. You can't have the same five skills for the rest of the year. You cannot always have a certificate of appreciation from the first quarter and it looks exactly the same during the fourth quarter. There has to be growth. And so, we go back to intentional teaching. Kaya nga mabuti, may CG, may course guide. The course guide tries to identify those skills already. All we need to do is to find the book that matches, that is available in our, no, in our school or context. So the first step is in the introduction. Paano natin ipapakilala? For example, dito sa Pamilya Ismid, ano po yung unang layuning instructional bilang isa? Mailarawan ang mga pangunahing tauhan sa kwento. Pangalawa? Pangatlo? Pang-apat? Sorry, hindi yan mahinunga. Mahinuha. Mahinuha ang mga nararamdaman ng mga tauhan sa kwento. At panlima? So, given now all of these five instructional objectives, let's pretend that it is the third one that children have not done ever or have not done before. Kasi parang tayo, the way we're planning now is may assumption tayo na alam ng bata lahat ng skills. Pili lang tayo, pagawa lang natin. Then we are relegating ourselves again to the evaluative stance. That's not what we are, right? We're facilitative. Okay, so as teachers, we won't just evaluate. So how now do we bridge it? If they don't know yet, how do you model? Then you can model by maybe having this as you tell the story. Okay, ay, sa Filipino nga lang po. Sino? Okay. Gusto, pero, kaya. Kung isa Filipino natin ito, and I'm going to tell the story, and I'm going to say, okay, habang nagkukwento ako, tignan natin, sino nga ba ang bida ng ating kwento? Anong gusto niya? Pero ano yung problema? Kaya ano nangyari? And when you teach them how to use that frame, can they summarize already? Let's pretend. Use the story Cinderella. In English, Cinderella wanted to go to the ball, but okay, her stepmother prevented her, so the fairy godmother helped her and she got to meet the in the end. Meron rin iba na meron pang in the end, she got to meet the prince. That's already a summary. But how do you do that? You model it first. Okay? You can model that skill first before expecting the children to perform it later on. What else can we model? Okay. We can model think alouds. As you go through the story, hindi naman automatic na pag-iisipan ng mga bata yung nilalaman ng kwento. Diba? Ano bang gustong tignan ng mga bata? Anong gustong gawin ng mga bata pag nakahawak ng libro? Tignan ang mga larawan. Ano pa? Ano pang gusto nilang gawin? Ipabasa sa'yo. Minsan, di ba? Ganun din. But they're not really talking about what's going on in the story. So you need to model that. Naku, ano kaya ang naramdaman ng kanyang pamilya sa bawat pagkakataong ginulat sila ni Pilo? Di ba? Kasi ginugulat sila. Does everyone know the story? Nakwento po ba sa buong grupo? Hindi pa. Doon sa kwento, halimbawa, ng si Pilong Patago-Tago. Pilo! Pilo! Saan ka ba naroon? Pilo! Pilo! Gutom na ang alagang isda mo. Halika, Pilo, pakainin mo na ito. Papasok na ako sa opisina. Every time, there is always a member of the family looking for him. Bolaga!
hindi niyo pa ako nakita, ano? Nandito lang po ako sa ituktok ng aparador. Ah! Pilo! Pilo! Saan ka na naman nagpunta? Ay, nako, nagsuot. Pilo, Pilo! Lumabas ka na. Malamig na ang tanghalian mo. Kanina pa ito nakahain sa mesa. Palaga! Ate Bebeng, di mo ako nakita, no? Narito lang ako sa loob ng tambak ng labada. Pilo! Pilo! Nasaan ka ba talaga? Kailangan na natin umalis. Nariyan ng tricycle sa baba. Sige ka, mahuhuli na naman tayo sa eskwela. Anong sasabihin ni Pilo? Sabay-sabay! Kuya Ray, di mo ako nakita, no? Nandito lang ako sa gilid ng kama. Pilo! Pilo! Alis na tayo, anak. Bibili pa tayo ng pantalon mo. Ay, nawala ang timing. Ready, get set, go! Di niyo ako nakita, no? Nakasiksik lang ako sa gitna ng aking mga laruan. Nakakaloko, no? Pilo! Pilo! Nakapili na ako ng pantalon mo. Halika na, anak. Isukat mo kung kasya ito. Nasaan ka ba talaga? Nag-aalala na ako. Pilo! Cute. Bakit kaya di pa rin ako nakikita ni inay? Ang tagal ko na naghihintay. Nakakangalay. Isang oras na yata ako nakayuko. Sige na nga. Lalabas na ako. Inay? Inay? Inay! At ano ang sinabi ng kanya na... Ay, sorry. At ano ang sinabi ng kanyang nanay? Pilo, nandito na si nanay. Akala mo, di kita makikita, no? Tahan na, anak. And that is Pilong Patago-Tago. Okay. So, dito po, sa pagkukwento, pwede kang tumigil pero hindi masyado ulit, di ba? Sandali ka lang titigil. Titigil ka lang dito sa mga pahinang medyo nakikita nyo nang napipikon na ang mga kasama sa tahanan. At magandang itanong to. Ano kaya ang naramdaman ng kanyang pamilya sa bawat pagkakataong ginulat sila ni Pilo? Naalala ko nung bata ako, again, modeling text-to-self connections. Naalala ko nung bata ako, ayaw ni nanay kapag ako nawawala. Again, another experience that is exactly mine. Nawala ako sa mall. Hindi ako mahilig sa mall. Nawala ako sa mall. Tapos, frustrating for me as a young child because I was very young, but I could see my mom on the reflection of the mirror. But when I turn around, I can't find her. Then I look at the glass again. Tapos nandun ulit siya sa salamin. Pero pagtingin ko, wala talaga siya. So, buti na lang nahanap din ako ng nanay ko. Much like this story. No? Pero again, imomodelo natin. Naalala ko nung bata ako. When you initiate, naalala ko nung bata ako. Will they start thinking about their own experiences as they go shopping with their mothers? How many had to go shopping with their mothers? Meron ba? Madalas, madalas. Okay, meron mga pagkakataong ganon. We can model a think aloud so that children learn how to cognitively process and ask themselves the right questions. Okay? Making connections. Like tight times, like I said earlier, ako din, naalala ko. Nung nabawasan mula sa 4 na kutsaritang gatas ang aking iniinom at naging 2 na lamang. And again, like I reiterated earlier, the stories of Darna at ang may higante sa aming bahay. Habang binabasa natin itong ang higante sa aming bahay, naalala ko yung binasa nating kwentong uuwi na ang nanay kong si Darna.
Ano kaya ang naramdaman nila sa pagbalik naman ni tatay? What am I showing here? An opportunity to teach or model making text-to-text connections. These are both talking about, more or less, the same social studies theme. Diba? Or social studies strand. And pag thematic, yung mga napiling teksto para sa isang unit, pwede natin itong gawin to make them see patterns. Okay. As they get to learn these patterns, these similarities between texts, then they will be more discerning, diba? Of the contents of texts, whether they are the same or different. What other kinds of connections? Ako din, ah, alala ko nang nabawas, ay hindi, tapos na to. Ah, okay, here. Can we also visualize and verbalize? Sino po ang nakabasa po ng isa, dalawa, tatlo, mayroon akong regalo? Okay. Basically, what the child does is to look for options on what to give his or her mom. Magandang Mother's Day, no? Mother's Day story. And what we've had also children do at UPIS, for example, is to give them a sheet of paper with a specific purpose. And that is, for example, to draw the three things that she thought of giving her mother. Because sometimes we want children to remember too many things. And as a teacher before of children who have learning disabilities and difficulties, it was, for example, for me necessary to give them ways to remember information without over-relying on just remembering everything by memory. Maybe they need something else. Maybe they need a way to remember that is more concrete and mababalik-balikan. That's why it is important for us to shift from oral language to written language. Kaya tayo nagtuturo ng pagsulat at pagbasa because of that shift. So that we don't need to remember everything and we can refer to it later on. So, we can have them visualize and draw what the main character wanted to give his or her mother. And can this organizer be used also to have the child talk about it later? Yes. Can the child, for example, ano po yung tatlong inisip? Suklay? Ipit? Tsaka? Kunyari, unan. O, suklay, ipit, unan. Okay. How will the children tell you now ano ang tatlong naisip niyang ibigay kay nanay? Ang tatlong naisip niyang ibigay kay nanay ay yung dinrowing niyang suklay, ipit, at unan. That way, they're able to respond to you. Kasi merong iba, hirap sila nabuuin. Remember when you are a second language learner, there is a silent period. Tahimik lang sila sa classroom. Nahihirapang mag-attempt. How many of you have your mother tongue and are able to understand? Pero pag kayo na yung magsasalita, medyo tahimik. Ayaw. Mahirap. Ganun din po yun. We need to give them the words. And how do we give them the words? Maybe we give them an opportunity to draw it first, to write it, and then refer to it. When they have their drawings, they can label their drawings and then talk about it later. So we move away from being so evaluative, but we move towards empowerment. We move towards giving them ways to remember. Hindi lang siya palaging ikikwis kita mamaya. But here is a way for you to record the details that I want you to aim for in the instructional objective. Diba? Okay, what else? You can also give them different ways of looking at a situation, right? An event, by having them describe what they see, hear, smell, taste, and feel. Alin po sa tatlo nating kwento, sa tatlo nating kwento ang maaaring gumamit ng graphic organizer na ganito. Araw sa palengke. Perfect. And
if they cannot spell all of the words, if they're long, rambutan, kung masyado mahaba, what can they do? Draw. And can they talk about these drawings? Yes. Do they have to remember all of it? Not anymore, because they can draw it. And if they draw it, will they remember better? Yes. Okay? So, what else? Story frame. Predictogram. For the predictogram, it would be nice if towards the upper grade levels, we are able to track, right? Track progress. So if they made predictions, can we in the middle of class, before telling the story, post that on the blackboard and have them give their predictions and then you write it? And then habang nagkakwento, babalikan nyo kung tama o hindi. Pwede, di ba? That's an example again of modeling. But now, prediction. Using the skill of prediction. Ang maganda dito sa stop, ask, fix is, you want to have children notice. For example, what I do for stop, ask, fix is to have post-its. We tried it with my students before where we gave them post-its. And then, pag merong kamparting na gustuhan, pwede mong lagyan ng post-it. Tapos pag-usapan mo mamaya kung bakit mo siya gusto. Harmless yung post-it kasi hindi masyadong madikit, di ba? Pwedeng tanggalin right after class. Pero yung kailangan nilang tandaan kung aling pahina, baka hindi nila maalala. So, you distribute post-its, you have them write their name. Tapos, o sige, pili ka habang nagkukwento ako kung aling pahina ang pinakapaborito mo. Tapos, ididikit natin. Okay? Do you have to have all 80 children stick their post-its all at the same time? No. They could be taking turns. Baka for this week, lima muna. The following week, another 5. And so on. Okay? What else does stop, ask, fix focus on? Stop, ask, fix can also be, meron ba akong parting hindi naiintindihan? However, in our culture, I am not certain if this is something that children readily admit to. Meron bang nagtatanong kapag hindi naiintindihan ang isang bahagi ng kwento o takot pa rin sila? Madalas eh, ang napapansin ko po, no, in Filipino classrooms, kasi in the US, no, parang marami silang oportunidad to share. I just had a certain fear na baka mamaya ma-ostracize yung mga umamin na nahihirapan. And I think that's why there aren't many students in the Philippines that admit to not understanding. Pero if we had them, at least, no, identify for themselves kung naiintindihan nila or hindi, and give them options to fix if they have not understood something, then that would have been better. How else can I monitor feelings? Okay, how can I monitor feelings during the telling of the story? They have here a family portrait. And if I draw the family at the beginning of the story, what would they look like? And at the end of the story, if I ask them to revisit their drawing, will it change? Yes. So, it could be a feelings chart. Nagbabago ba? Masungit, 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 masungit. Until the very end, di na masungit. Diba? It could also be a before and after chart. There's this other story that I love so much, no? Written by Andrew Clements and illustrated by Yoshi. It's called Big Al. It's about a fish na medyo mukhang tilapia. Pero mas marami siyang parang itim-itim na mahaba. In short, he is considered an ugly and scary-looking fish. And when my students and I were trying to make activities to deepen comprehension, syempre, ano yung expressive objective? Makita ang kagandahan ng bawat nilalang, hindi lamang sa panlabas na kaanyuan, kundi sa panloob, di ba? Ng mga katangian. And so, when I asked them, ano kayang activity maganda dito? Sabi lang, teacher, paano kung gawin nating makeover? Diba? Biglang maganda na yung fish at the end. Sabi ko, eh paano naman yun? Eh di dininay natin ang kanyang identity.
So we scrapped that idea, and we did the before and after chart. So the children drew the fish in the same scraggly way that he looked before, but sad. And at the end of the story, same scraggly look, but now with a smile. Nakikita ba dun sa activity na yon ang pagtanggap? Opo. So we have to be very careful about decisions, no? In giving activities because they have messages, no? But this is one example of a before and after chart. We can use that during reading. It doesn't have to be done at the end, okay? But know that all of these activities, okay, are introduced only at the during reading portion, but all of these will be executed by the children later on in the post-reading part. And Teacher Yvette will take you through that. Now, other examples. For example, when we're talking about noting details, at the very beginning of the year, we always have rhymes and songs for children to learn. Right? Ano yung mga halimbawa nito? Hands above my head, I place. Everybody? Hands above my head, I place. Everyone? Upon my shoulders, upon my face, at my waist, and by my side. Uy, nahuli, nahuli, nahuli. By my side, by my side. And behind me, they will hide. Behind me, behind me. Then I put them way up high and make my fingers swiftly fly. Dapat doon, di ba? Then I put them way down low and make them quiet like so. Di ba? It's nice to be able to have all of these poems. But you transition from all of these poems and songs to graphic organizers and activities called engagement activities. A graphic organizer is just one written format of deepening the children's understanding. Engagement activities are activities that help children deepen meaning. This is an example of a graphic organizer for noting basic details in a story. It is moving towards the direction of identifying story elements. So for example, is it important for them to acknowledge the title of a book, author, character, setting, problem solution, events? And if you put all of those circles together, you have a bookworm. Diba? And how many bookworms can you come up with in a quarter? Naka-display siya lahat. But what I teach my students is, on the first day or the first week, di ba? Weekly ang plan natin, di ba? On the first week, please model it. On the second week, ask for their assistance. On the third week, maybe they can already fill it out themselves. And on the fourth week, everybody's already doing it independently. Kailangan may growth. Okay? How about characterization? Is this something we can do during reading too? Of course. We can monitor what a character does. For example, what is the name of the character? Let's say, Peles. Ano ang pangalan ng ating tauhan sa kwento? Peles. Ano-ano ang mga ginawa niya? May apat na pagkakataon. Dalawa sa braso, dalawa sa paa. Ano-ano ang ginawa niya para mapatubo ang kanyang mga punla? Can we use this? Yes. Can you model it? And ngayon, madali nang to photocopy pictures, di ba? And to just paste them here. Dati, we had to draw everything. Di ba? But here, you can paste them. And based on all of the things, sa lahat ng ginawa ni Peles, ang tiyaga-tiyaga niya. So can we now come up with a description of the character here in the middle? Anong masasabi natin ngayon tungkol kay Peles? Siya ay matiyaga. Okay. Can we also compare? Alam niyo na po si Tik-Tak-Tok at Pik-Pak-Boom, di ba? Naikwento na po yun ni Dr. Feli. Correct?
Okay. So, masasabi ba natin na meron silang magkaparehong katangian? Sometimes, if this is the first time that they are comparing characters while you're telling the story of tik-tak-tok and pik-pak-boom, ano kayang mapapansin natin na magkapareho dito sa magkapatid na ito? Sila ay parehong, see, I have a sentence them again. And then the children will just say, aso, ah, oo nga, tama kayo, aso, sulat ko dito ha. Ah, parehong aso. Tignan natin kung ano pa yung pareho sa kanila. Okay, basa ulit. Naku, parang hindi ata ito pagkakapareho. Parang ito ay pagkakaiba. Anong masasabi natin tungkol kay Tik-Tak-Tok? Siya ay? Tapos isulat dito. E paano naman si Pik-Pak-Boom? Isulat dito. And then you continue again with telling the story. Model it. Model it. Okay? Don't just expect the children to perform it. You have to model and later teach. How about feelings? How about feelings? Sa pamilya Ismid, for example, if I had a copy of the book and a picture of the pig na masungit, pwede kong idikit sa bawat pahina yon para lang ipakita to even make it even more obvious than it already is na sila ay palaging masungit. Ilang nakasimangot na larawan ang maididikit ko sa aking librong Pamilya Ismid. So kung kunyari, if I'm tracking feelings, pwede rin pala, di ba? I can track it. Yung kailan lang sila nagbago. Di ba? Throughout, hindi sila nagbago. Dito lang sila sa huli nagbago. So, out of all, for example, my face cutouts na ilalatag ko sa harap ng mga bata, ang magagamit ko lang dun sa mga nakangiting baboy ay isa lang. Tapos, the rest of my pages might have all of the pig's faces that are frowning na tig-isa bawat pahina. Then it just makes more obvious na sila ay masungit na pamilya. I could do that. This is an example of a feelings chart. Ito naman kasi po yung nightmare in my closet. Meron siyang fearful and free of fear. Kaya ko lang po na ibanggit yun. Tik-tak-tok at pik-pak-boom. You can draw pik-pak-boom here na medyo disagreeable. And then, tik-tak-tok ba? Siya ba yung ano? Nakalimutan ko na. So, the naughty dog, no? The one that's quite naughty, you draw him here looking naughty, and you draw him here looking nice. But, what event caused the change? Bakit siya nagbago? Can we also draw the middle part? Yes. Okay? This just reiterates that we can talk about facts about the character, talk about the actions, conversations, and thoughts. Can we look at sequencing events? Of course, yes. Can we have a story map while we're telling the story? Wouldn't that be so much fun? Yung Sikidlat, Haya na Sikidlat is one of the newer titles by Russell Molina. And dun, kung saan-saan siya nagpupunta, parang community book siya eh. Community, people in your community kind of book. Punta siya sa iba't ibang lugar, dun sa tindahan, dun sa bumbero, dun sa ano. Until at the very end, hinimatay siya. Turns out, nagmamadali siya dahil siya ay isang kidlat nang hindi kumakain ng almusal. So, can we have the children draw the different places he went to na inalokan siya ng pagkain pero hindi niya kinain? Pwede, ang saya-saya nun. Just last week, my students tried it in the classroom. They had different pictures of the places that he visited. Tapos lahat sila pumunta dun sa corner of the room that had the picture. Ang saya-saya. Can we have them use a story map? Yes. Can they use that story map to retell us that story over to you? Yes. Okay? So, while the story is going on, for example, the story of Goldilocks, diba?
Little Red Riding Hood, yun yung mga masarap din gamitan ng story map. We can have them map it out and retell the story. Another option is storyboard. Can you use a storyboard while you're telling a story? Yes. If you have all of the 6 pictures already lined up in front, and pipiliin lang nila kung alin yung nauna. But of course, again, you are modeling. So ikaw muna ang gagawa in front of them. So that later, they can do it on their own. Always be the first to model the skill. Kanino bagay to? Tong kwento, itong ano, sa aling kwento na babagay, ang observation diary. Kamatis ni Peles, hindi ba? Ang magandang tignan, no? Kung anong ginawa niya kada araw. It's a days of the week story. Pwede. Okay? How about here? Pwede rin ba ang kamatis ni Peles dito? Attempts and outcomes. Okay? Pwede. Ang ginagawa ko, dinadagdagan ko pa ng isa pang column. Attempts, outcomes, why? Bakit nag-work? Bakit hindi nag-work? Ano pa? Pwede ring valuing when making a decision. As you're going through the story, magpapagupit pa siya o hindi? May mga rason ba kung bakit magandang magpagupit? Pilot here. Meron bang mga rason kung bakit hindi dapat siya magpagupit? Pwedeng pile them here. It can be used, no? But you have to teach them how to use it. Now, what's the difference between a read aloud and shared reading? In shared reading or read along, in shared reading or a read along, the teacher introduces and reads an enlarged text or a small text of which each child has a copy. On refrains and multiple readings, children join in and read in unison. So another during reading strategy that works with books like Pilong Patago-Tago, no, is to have the children say the lines with you. Nag-enjoy ba kayo nung sinabi niyong, Bulaga! Diba? Ang saya-saya niyang gawin. And that's also the principle of shared reading. Look at the quality of the text, no? When we take a look at shared reading. Uulan ba? Kwento ni Nati Santos at Dina Santos Polo. Isang araw, lumabas si manok. Tak-tak-patak. Uulan yata, sabi ni manok. Siya ay tumakbo sa munting kubo at doon sumukob. Lumabas si pagong. Tak-tak-patak. Uulan yata, sabi ni pagong. Siya ay tumakbo sa munting kubo at doon sumukob. Lumabas si pusa. Tak-tak-patak. Uulan yata, sabi ni pusa. Siya ay tumakbo sa munting kubo at doon sumukob. What do you notice about the text? Bakit mahalaga yon sa shared reading? Okay, makasabay ang mga bata. Ano ang natututunan nila sa pagsabay? Tamang intonation. They are copying the way that you're reading. So, ang ganda ng bridge from modeling to guided practice. Galing, no? Kaya ganon. Ano pa yung maganda? Let's take a look at the next paragraph. May magbabago ba? Lumabas si Kalabaw. Tak-tak-patak! Naku! Uulan na, sigaw ni Kalabaw. Siya ay tumakbo sa munting kubo. At doon, sumukob. Anong kapansin-pansin dito? Kung nasanay na yung bata na magsabing, tak-tak-patak, uulan yata, at biglang sinabi ni teacher, naku! Magugulat ba yung bata? That is where students now suddenly notice differences in text. Bigla niyang mapapansin, uy, nagbago na yung titik. And that's where you transition from just listening to the story, from being a reader, and now focused on the decoding task. When they notice na nagbago na siya, then that is added knowledge. Aabangan ko na yung naku mamaya.
alam ko na yung letter N. Hindi na ako magkakamali dyan mamaya. Di ba? Ngunit, anong nangyari? Tahimik ulit yung mga bata, hindi sila sumasabay. Kasi hindi yan yung binabasa mo kanina, di ba? Pero pag sinabi mong, bumagsak! Bumagsak! Bumagsak ang munting kubo. Baka by the third bumagsak, nakasabay na ulit sila. Di ba? Pumatak ang ulan sa tuktok ni manok, ilong ni pagong, sa mukha ni pusa, at sa likod ni kalabaw. Which word will they try to attempt, will they attempt to read here? Sa. The repetitive, no, words. And if they're so excited that they're learning these words, what are they going to do after you tell the story? Hihiramin yung libro, di ba? Hihiramin na nila, haharangin na nila. Kanila na for the afternoon and they will practice and try to read. And they will remember the sound of the letter N, the sound of the letter U, yung mga paulit-ulit. They will have sight words suddenly. That's what it means to have shared reading in your classroom. We don't have enough of shared reading in our Filipino classrooms, correct? Do we have books for it? Ah, ang dami nating gagawin. Okay. We are going to be writers, no? This year. Kasi it would be good if we had books such as these. Ang ano po nito, ang professor ko po si Nati Santos is actually still around naman. Pero she has stopped already making her books. Sinara na po niya yung publishing house that produces her books that are like these. Nanaliksik po talaga siya sa New Zealand and she looked at Marie Claire's program in order to make Filipino titles that have this quality. Sayang nga, she didn't make a lot pa. Pero she does have. No? Nasa kolehiyo naman yung iba pong mga sample nito. At ang apat na magkakaibigan ay sabay-sabay na naghalak-hakan. And what else is a point that they need to notice here? Repeating words like sabay-sabay. Okay? So, what are the benefits of shared reading? Okay? It explicitly demonstrates early strategies such as word-by-word matching. As the teacher is reading the text, and because it is a big book, much like Pilopatago-tago, malaking book, as you're reading, you are pointing to these words. And that's what it means for them to be sensitive to the features of the written text and to encourage word-by-word matching. It builds a sense of story and ability to predict. It demonstrates the processes of reading extended text. And like reading aloud, it involves children in an enjoyable and purposeful way. It provides social support from the group. So you know that collectively, you are trying to decode a puzzle, right? And hopefully, you will enjoy that process of decoding written language. Shared reading also provides opportunity to participate and behave like a reader. Di ba marami dyan, habang nagbabasa kayo, eh nagpapanggap lamang. Sasabay ng sasabay kahit na mali-mali ang nasasabing salita. It still builds a sense of community and a sense of, I want to be a reader too. And that's what you want to do. Instill in the children not only the ability to read, but the will to read. Okay? It creates a body of known texts that children can use for independent reading and as resources for writing and word study. So, after the telling, they will borrow the book. Before they go home, they will look through the book. During recess, they will go back to that book and develop their confidence even more as readers. What else will they do? My son, for example, is a 4-year-old. I have a turning 6 this November, and I have a 4-year-old. And his question last week was, Mama, how do I write the? I said, well, it's right. But you can look at the board. I said, there's something written there. And he looked at it. Is it this one, Mama? And he correctly identified THE. And he copied it. That's exactly the same way when you have books that they can refer to.
Dahil alam nila na merong uulan yata. If they're looking for the sound, hahanapin nila yung librong yun kung saan nila nakita yung uulan. At kukopyahin nila yung letter U. Okay? That's why we need more books like these. Now, what's the third kind of reading? There is guided reading. The teacher works with a small group who have similar reading processes, and the teacher selects and introduces new books and supports children's reading the whole text to themselves, making teaching points during and after reading. This, I hope, is something we can build into our classrooms. Hopefully, you will have more of these days, especially for those who are transitioning to the second and third grade levels where they are aspiring to be independent readers. They have to have enough time to practice decoding in the classroom and with the teacher listening to them as they read to provide feedback. So if the child, for example, tries to read cheese as che, che-e, che-ese, che-ese, I think that ee has a different sound. When you put ee together, what sound does it make? Kung naturo na niya, then you're just reminded, di ba? Ee, feet, e. O, tignan natin yung salitang yan. Anong salita yan? Ee says, ee, o, cheese. Pero kailangan yung teacher to provide that guidance, to take notice of these things, and to help them make sense of it. If we don't provide feedback, who will they learn from? Di ba? What are the values of guided reading? Provides opportunity to read many texts. Provides opportunity to problem solve while reading for meaning. Challenges the reader. And provides opportunity to attend to words in text. And finally, there is, of course, independent reading, where children read on their own or with partners from a wide range of materials. Some reading is from a special collection at their reading level. What's important about independent reading? Provides an opportunity to apply reading strategies independently. Provides time to sustain reading behavior. Challenges the reader to work on his or her own and to use strategies on a variety of texts. Challenges the reader to solve words independently while reading texts well within his or her control. Promotes fluency through the reading and builds confidence. Ito po ang target ng third grade. All of us here who are working with kinder till third grade students, this is our target at the end of the next few years. So, definitely what I'd like for you to take a look at, no, is your story, okay? I'd like for you to choose the manner by which the story will be read. Mostly, no, for today, we'll do read alouds. So I'd like for you to practice, okay? How would you read your stories? Which words would you emphasize? Ano ba to? By draw lots ba ito? Okay? And we shall listen to one sample for Araw sa Palengke, one sample for Kamatis ni Peles, and another sample for Bruhaha Bruhihi. Now, what else do you need? You need to identify a skill that you would like to model. Okay? And come up with the graphic organizer that you will target and show its use for. Okay? Clear so far? The last thing that you need to remember is to come up with only how many questions while you tell the story? 4 to 5 only. So, in sequence, practice how to read the story. Next, identify only 4 to 5 questions that you will ask and which portions. Okay? And finally, come up with a skill that you would like to model as you read the story. Okay? We'll spend a few minutes on that.